Yo! What's up mga kabarek? Yan, dagos na naman tayo at ang lulutuin natin ngayon ay steak. Kaya samahan nyo ako! Let's go! Yan mga kabarek, ating simula ng ating pagluluto. Unang gagawin natin ay di maghihiwa tayo niyang maliliit na patatas na yan. Ihiwain natin sa apat at medyo malaki, hindi kayang isang bukal yan. Ang gayang kalaki talagang yun babatangal sa ating lalamunan. Ay, nakikita ninyo. Yan. Pagkatapos niyan ay ating huhugasan yan at ating iseset aside na. Tapos pagkatapos niyan, ipiprepare naman natin itong ating steak. Alagyan natin ng steak spice. At saka syempre lalagyan natin ng kaunting thyme at kaunting rosemary. Tapos iset aside din natin yan pagkatapos natin hilamusan yung mga spices na yan. Tapos ayan, dahil mainit naman yung tubig na yan, tignan natin kanina pagluluto rin ng patatas yan, kailangan na lang natin painitin ng kaunti at ilagay yung ating patatas na yung ating ginayat sa apat na piraso. Tapos yan, pagka nakita natin nabulak-bulak na, ilagyan din natin ng kaunting kaunting asin at nung para may kaunting flavor. Tapos halo-haloin natin ng kaunti para matunaw-tunaw naman ng asin at napunta diyan ng kaunting flavor. Yan naman hindi maglalasang maigi mga kabari. Testingin muna natin kung luto na ba ito. Hindi natin kailangan lutuin ito ng luto-luto mga kabari. Mga half cook lang at pwede na yung hanguin at ating iset aside. Parang pwede na. Yan, pwede na nga. Ating iset aside na. At yan, kung nakikita ninyo mga kabarek ang ating sitwasyon ngayon dito ay hanggang ngayon ay nakariyampay ang snow na yan eh. Yan eh, yan eh, dalawang buwan ng mahigit na nakatingar-ngar din yan mga kabarek eh, simula mag snowstorm, hindi na natunaw ay ngayon eh, parang napatak-patak na uli. Kung nakikita ninyo may balag pa doon eh, yun eh, yan eh, aking pa ang tawag dito, pagapang na si Batse pagka summer, pagka ako nagtatanim. Yan, umpisa na nating lutuin din yung steak natin. Ay, kung nakikita naman ninyo ay talagang busog na busog yan sa kwan eh, sa flavor. Sirit. Ayos na ayos. Ay, maganda na. Naamoy ko na. Ang usok, ay. Wow, wow, wow. O yan, ilulutuin muna natin sa mid rare to medium para makuha natin yung gusto nating luto na mid well. Tapos lalagay na natin sa gilid at yan naman eh, magluluto ng sarili niyan. Tapos ilamusan natin kaya ng kuha ng garlic butter mga kabare. Tapos yung patatas na niluto natin, tinoast natin sa garlic butter at saka thyme at saka rosemary ay ating i-air fryer na yan para eksaktong luto itong steak. Eksaktong luto rin yung ating mga kapartner ng ating steak na yan. Nagaya din tayo ng orange pepper. Orange ka ngayon? Green pepper at saka isang sibuyas na dilaw para titindagin natin yun at ating ihaw din din eh. Yun, ayos na rin kong are, ayos na rin ating steak na are. Ari-ikon lang, ari lulutuin na lang natin ng, ay kumbaga sa ano, ilalagay na lang natin sa side. Yan. Basta laging pagkaya medyo nadatry-try, wala naman basta mang hilamusan ng garlic butter na yan. Okay, alam ko naman. Makaka-excite din naman eh. Yan. Tapos yung tinuhog natin yan na bell pepper at saka onions ay di ating tingnan din, hilamusan din natin ng kaunting garlic butter yan. At talaga namang yung garlic butter na yan mga kabare, kaya ako rin ang gumawa niyan, yung margarine, Worcestershire, garlic, parsley, oregano at saka basil lang yan ginawa ko, tapos linis ko, kaya may stock ako niyan sa sa loob ng rep yan. Ari kaunti na lang at ari pwede nang i-plato. Aray luto na. Yan, pwede na. Ilagay na natin sa plato yan. Yan, platong sangkalan pala ang tawag di yan.
Iyan, kung nakikita ninyo mga kabarik, ayan ang ganda ng pagkakaluto. Iguanang yan na may binantay nating maigi mga kabarik. At yan lang naman ang gagawin natin, ibabantayan yung ating niluluto. Wala naman tayong ibang ginagawa. Tapos yung steak natin ay talagang makintab, nakaroon pa rin yung flavor, yung grill mark, may mga lasa rin yun. Yan, tapos itong ating roasted potato, maliliit kanina, atin munang itahip-tahipat ng para maging halo-halo yung flavor na ating inilagay diyan. Tapos yan ni ating ipaplato na maya-maya ng konti. Yan. Golden brown eh. Yan ang hinahanap natin talaga sa ating pagro-roast mga kabarek. Ayan, plato na natin. Ay, may dugo-dugo kayo. Wala man sa maraw sa dugo-dugo. Baka sabi naman, nung dugbot pa rin si Maligalig dumali. At ipinatong na itong roasted potato dun. Hindi po. Yan kuan, yan kanina pang narap yung ano natin, yung steak natin. Kaya wala pong, ano yan. Masarap nga po yun ingor-ngoryang po ang ayan. Yung roasted potato na yan. Pagkaya na ingor-ngor din. Yan, sarap ng flavor nun. May lasang balot. Parang makrimi-krimi. Yan. Muntik nang maglupagi. Ipa-plato natin na rin. At rin matagal-tagal ng mga presentation na rin. Matagal-tagal gawin na rin. Hindi magkaintindihan kung paano eh. Ano ga? Saan ga ilalagay din eh? Sa kabila kaya. Ah. Madulas. Oops. Talaga naman. Yan ang mahirap sa ating modernong panahon ngayon. Talagang bago magkakainan eh. Talaga naman picturan pa bago pa matikman ang inihanda. Ay, kung may kasamang bata, eh talaga magkakaiya ka na hindi pa nag-uumpisa ng kainan. Yan. Nakikita ninyo eh talagang. Oh, talaga namang iniisor pa nga ang camera eh. Anong oras pa tayo makakakain? Sinili pa kung talagang ayos na. Yan, tutok natin at para makita naman natin yung itsura ng kahit hindi maganda ang presentasyon sa paningin ng iba ari sa akin talagang ayos na lalo pagkakarning pasal ng kanina pa wala pang almusal eh. Humigop lang ng dalawang higop ng kape at sabi ko ay magpapakagutom at ako magluluto ng garne. Yan. Oh, maliliyo, iniikot pa eh. Yung pasilip nga sa likod kung anong meron diyang o baka may nilagay ka diyang iba. Panalo. Ay yung roasted potato natin ay talagang perfect na perfect ang luto. Ayos din yung air fryer talaga. Talagang nakakatulong. Baka sa isang araw tayo dadali ulit dyan sa air fryer natin. Maganda ang labas eh. Pinag-aaralan pa rin lang natin hanggang ngayon. Yan. Aga. Lalo mo kaming ginugutom, Maligalig. Yan. Tama na. At gayatin na yan at para masimula na ang kainan. Yan, para makakain na nga yata. Gayat na gayat. Tabihin muna yung mga patatas na yan. Tabihin. Dumali pa ng isang tipak na patatas at saka isang tipak na sibuyas ay di ayos nga naman. Simulin na ang paggagayat at ating pakikita kung gaano kasig yung loob niya ang ating nilutong. Ayan yung kuraw ng camera isurin muna rin mga patatas na rin. Isurin muna din sa gilid. Yan. Ay duble naman yung ating kung yan yung ating sangkalan. Kaya walang problema di yan. Yung. Ay pag hindi ka naman tumulo ang laway. Yan. Gayat na. Ari para sa mamay. Ari para sa nanay. Ari para sa kaka. Ari para sa atay. Ari para sa kuya. At syempre yung try akin.
kompleto eh. Mamula-mula ang loob eh. Pula gayon, hindi pala pula yan, pinkish pala, pinkish. Talaga naman pinapakita pang maigi eh, sa harap ng camera. Gutom na nga, ipapakita pa na, ipapakita. Yan. Tikman naman natin. Yan para sa atin. Oops. Miser pa eh. Wow. Napakalinamnam niyan mga kabarek. Kung matitikman ninyo, talaga naman. Makakapanipa talaga ng biyano ni pagkapaharahara. Sarap. Kain na tayo, kain. Talagang ari. Mahaba-haba rin aring kainan. Sa daming ari ng ibabara natin sa ating tiyan ni. Dapat din ni ang partner na red wine o kaya ay kwan. Oh, kinuskus pa isa dugo. Nginorongor pa bago biglang kagat. Sarap. Ano pang iniintay? Ano pang gusto? Oh, kita mo ko yan para sa akin yan. Sauce talaga naman. Taob. Ubyang mga nakahayang sa labisa. Yan eh kung isang kilo't kalahati ang madadagdag na timbang natin ngayong araw na ito. Ay, pinkis eh. Yan ang magandang luto sa steak. Hanggang diyan lang, hanggang medium well. Pagka nag-welda na ay lasang ano na yan. Makunat na ako. Para ka nangangain ng interior ng gulong ng jeep. Basta yung medium rare, medium at saka mid-well yun ang paborito ko. Yan. Sige na mga kabarek at arilalantangan ko na. Maraming salamat sa inyo. Love you all.